Dito po lahat ng kailangan niya para mapigil si Alexander. Tignan natin kung kakayanin mo ang lakas ng Minokawa. Iwas! Kapiling yung papel. Sino kayo na anong Minokawa? Paano kung mali yun? Pwede kang mamatay! Wala na tayo ibang magagawa. Kunin niyo atensyon niya. Ako nang bahala sa lahat. Gawa ni Elias. Alam niyo kung di dahil sa impormasyon ni Amanda, hindi natin natalo ang Minokawa. Malay mo, pinasakay ka lang nila para makuha ang tiwala mo. Malay mo, may ibang plano sila, Alexander. Ang akin ang anlaking dago kay Alexander ang ginawa ni Amanda, kaya hindi ko pwede isarado ang pintuan ko sa kanya. Delikado ang ginagawa mo, anak. Sa oras na malaman ng grupo na may tinatago ka sa kanila, baka mamaya tuluyan na mawala yung tiwala nila sa'yo. Baka mamaya, yan pang ikasira na sa banyo. Amanda! Bakit mo kami dinaidor? Ano ba sa akala mo, Amanda? Mas pabor pa sa amin ang pagpatay ni Elias sa Minokawa. Ito na po ang puso ng Minokawa. Natutuwa po kung makita kayo muli, mahal ang pinuno. Nasaan si Alexander? Saan din na tinatago si Amanda? Wala kang malalaman sa akin! Tinahan ako! Tahan-tahan lang, Alexander. Huwag mong sasaktan ang magiging asawa ko. Ang pinagsasabi mo? Ikaw? Kailangan malaman nila na nagbalik na ako at tuloy ang ating plano. Elia! Bigla nagsilabanta ng mga mangkukulang. Umatake sila sa iba't ibang lugar. Nasa si Alexander? Huwag kang mag-alala, Elias. Kung nasan man siya, naalagaan niya si Amanda. Daya! Marinig mo lang ang pangalan ni Amanda, bigla ka nang nagpabaya. Buksan niyo nga ang mga mata niyo. Malaking bukang bibig ni Elias na ayaw niya tayo masaktan. Pero dahil sa pagkakamali niya, kaya tayo lalo napapahamak. Hindi yun eh. Tama na. Tama si Gabriel. Iwalay na ako sa grupo. Baka lalo lang kayo mapahamak. Elias? Sandali lang! Kaya mo siya, Raya! Raya! Elias, please. Sandali lang. Kinig ka sa akin. Raya, ba't ka pa sumunod sa akin? Yung sugat mo, baka lumala. Kalos lang to. Mas importante yung mabago ko desisyon mo. Paano mabago ang desisyon ko? Tama si Gabriel eh. Pinabayaan kita kaya ka nasugatan. Kaya humihingi akong tawad sa'yo, Raya. Sino ba sa atin ang hindi nasaktan sa laban? Parte ng misyon natin na talunin ang mga mangkukulam. Tandaan mo ang layunin na sinimula ng mga albularyo. Tanging tayo na lang ang makakapagpatuloy na to. Wala nang iba. Kaya please, please huwag kang umalis ng grupo. Kaya sa akin walang problema. Para sa mga mata ni Gabriel, hindi ko na matatama ang mga pagkakamali ko. Ako nakakausap kay Gabriel. Makikinig sa akin yun. Basta ipangako mo sa akin, huwag kang umalis ng grupo, Elias. Gabriel, alam ko mainit ang dugo mo kay Elias dahil sa nangyari sa akin. Pero please, huwag kang magpadala sa galit mo. Hindi naman ako nagpapadala sa galit ko eh. Iniisip ko lang ikabubuti ng grupo. Tapos kaya mo lang naman pinagtatanggol yung Elias na yun dahil pinapairal mo yung nararamdaman mo. Labas dito ang nararamdaman ko para kay Elias. Alam nating lahat na kailangan natin si Elias para matapos ang misyon natin. Ikaw na mismo ang lagi nagsasabi na yun ang pinakamahalaga sa lahat. Desisyon mo na manatili sa grupo, Elias. Lalo na ngayon, sunod-sunod yung pag-aatake ng mga mangkukulam. Mabuti na rin yun, di ba, para meron kang kakampi sa pakikipaglaban? Ang hindi ko maintindihan, bakit naging mas agresibo pa yung mga mangkukulam ngayon? Ayun na nga ang kinakatakot ko, Tay.
Ilang beses ko na nakakalaban sa Alexander pero hindi siya basta-basta kumikilos. Ibig lang sabihin, hindi nagtatapos ang minukawa ang mga plano nila. Nararamdaman ko may panibago silang plano base sa pag-atake ng mga mangkukulam. Maraming salamat na pumayag at bumalik ako sa grupo. Si Raya ang pasalamat. Sabi ko hindi dahil kay Raya. Hindi ko kakalimutan yung kagaguhang ginawa mo kagabi. Kung mag-alala, hindi naman na mauulit yun eh. Siguraduhin mo lang. Dahil simula ngayon nakabantay ako sa'yo. At sa oras na ilagay mo sa alanganin ng grupo, umasaktan lang isa sa atin, pagbabayarin kita. Malinaw? Malinaw. Pero ito yung tatakbo sa utak mo. Ito na yung huling beses na pagsasalitaan mo ako. Sa susunod, hindi na kita pabibigyan. Hindi na ako magdadalawang isip at patulan talaga kita. Ako, malinaw ba ako? Nakita natin kakaibang ginawang paghigop ng mga mangkukulam. Imbis na ginamit ang katawan nila, dito nila nilagay. Tuklas ang kaba tungkol dito? Tinignan ko na lahat ng libro ng tatay ko eh. Pero wala ako nakitang ritual na kailangan ng mangkukulam gamitin ang koteng yan. Ibig sabihin nag-invento sila ng ritual. Kailangan natin malaman kung para saan ito. Marami pa sana tayong nakuha. Hindi dahil kay Elias Paniki, makukuha din natin lahat ng ating kailangan. Mukhang panahon na patrapin ko si Elias Paniki. Maria, halika na sa loob. Huwag mo lang hintayin si Elias. Sigurado ako gagabihin yon. Alam naman natin kung anong ginagawa niya. Ronaldo, naaalala mo ba nun? Di ba nagkaroon din ng isang malawakang pang-atake ang mga mangkukulam? Yung buhay pa yung pinuno nila? Ang iniisip ko ngayon, paano kung totoo yung sinasabi ni Victor? Paano kung talaga nagbalik na siya? Pakiramdam ko naman, wala namang kinalaman yung pagbabalik ng pinuno nila. Eh mukhang desperado lang naman yung mga mangkukulam kasi naisahan sila ni Elias. Kaya huwag ka nang mag-alala. Dali ka na, pasok ka tayo. Hayop ka, Alexander. Tapusin na natin to. Nagkakamali ka. Hindi ako si Alexander. Hindi ba kung ulam ka? May alam kang ritual. Paano mo nagayang isura ko? Walang ritual. At hindi rin ako nagsisinungaling. Ang mga sinungaling ng mga taong pinagkakatiwalaan mo. Hindi ako maniniwala sa isang mangkukulam na katulad mo. Tangkapin mo na ang katotohanan, Elias.
Ako ang tunay mong ama. Pareho ang dugong tumadaloy sa katawan natin. At kung hindi ka itinago ng nanay mo sa akin, isa ka na rin mangkukulam. Nasa tadhana natin magsama, anak. Sa lahat ng tao sa mundo, sa'yo napunta ang pintot na ginawa ko. At dahil sa pagtalo mo sa Minokawa, naibalik ang dati kong lakas. Maraming salamat, anak. Hindi ako naniniwala sa'yo. Bibigyan kita ng panahon. Mag-isip ka ng mabuti. Sana ako namamang kukulam. Nay, Tay, huwag niyo naman po sana itago sa akin ang alam mo. Totoo ba yung sarabi niya? Si Armando ba talaga ang ama ko? Oo, Elias. Si Armando nga. Mahal na mahal ni Elisa si Armando. Kaya tinago niya ang sikretong isa siyang albularyo dito. Para huwag tong madamay. Ang di alam ni Elisa, may sikreto din palang lalaking mahal niya. Nalaman niyang si Armando ang pinuno ng mga mangkukulam. At kahit masakit, nagdesisyon siyang gawin ng tama. Ginawa niya ang ritual para nakawin ang bertud ng panig kay Armando. Patawad. Kailangan kong pigilin ang kasamaan mo. Elisa ang dahilan kung bakit nakuha ng Tito Victor mo ang bertud ng paniki. Simula noon, nagtago nanay mo para hindi ka makuha ni Armando. Dahil alam niya na oras na makuha ka ni Armando, dadalhin ka sa kasamaan. Sana naiintindihan mo kung bakit namin tinago ang lahat ng ito sa'yo. Alam mo naman kasi na mahal ka namin at gusto ka namin protektahan. Lalo pa nang nagbitaw si Armando ng salita sa Tito Victor mo bago siya napatay. Sumumpa siya na magbabalik siya. At para sa isang mangkukulam na katulad niya, makapangyarihan ang sumpang yun. Yun ang dahilan kaya tinuruan ka ng Tito Victor mo. Kaya ipinasa sa'yo ang bertud. Gusto niya makasiguro na oras na magkaharap kayo, handa ka. Handa ka kay Armando. Elias, ito ang kuya ko, ang Tito Victor mo.
Kamusta po kayo? Itong mga nakaraang buwan, nakita ko ang bilis ng iyong pagaling. Hindi magtagal, pati ako kaya mo nang talunin. Huwag mo na akong tawagin, Master. Kayang-kaya mo na akong talunin. Gusto kong ipakita sa iyo ang kapangyarihan ng Bertold. Ang kapangyarihan ginamit ko para patayin ng pinuno ng mga magkukulam. Ang kapangyarihan ng Bertold ng paniki! Tinuruan kita magkipaglaban dahil alam ko, pag pinagsama ang kapangyarihan ng Bertold at ang natural na kakayahan mo dahil sa dugo ng tunay mong ina, magiging isang malakas na mandirigma ka. At balang araw inisip ko na ipasa sa iyo ito. At mukhang ito na ang araw na iyon. Elias. Elias! Maria, Maria. Huwag na muna. Hayaan mo muna siyang makapag-isip. Anak, sana mapatawad mo kami ng tatay mo. Pati na rin ang Tito Victor mo sa lahat ng mga bagay na tinago namin sa'yo. Alam niyo na, hindi naman po ako galit. Gugulo na po ako. Sana kasi nung una pa lang, bago ko pa sinimulan itong laban na to, bago ba binigay sa akin yung Bertold, sana sinabi niyo na po sa akin yung tunay na pagkatao ko. Isipin niyo po, lumalaban ako para sa kaligtasan ng mga tao. Para lang malaman, isa pala ako sa kinasusuklaman ko. Isa pala akong mangkukulam. Ay, malay niyo po. Malay niyo, hindi ako makapagpigil. At nasa dugo ko pa naman nakita mga tao. Elias, kahit na isa kang mangkukulam, alalahanin mo na dumadaloy din sa'yo ang dugo ng nanay mo. At isa siyang napakabuting tao. Ginawa niya ang lahat para makatulong. At yun ang ginagawa mo ngayon. Kaya sana, Elias, kahit ano pang sabihin sa'yo ni Armando, sana kabutihan pa rin ang manaig sa puso mo. Salamat po, Nay. Na kita, diba? Wala kang magagawa para mabago isip ko. Inalay ka ng magulang mo sa akin. Saka gustuhan nila maging parte ng plano ko. At mukhang hindi ako nagkamali sa desisyon ko. Amanda! Sabi ng bodyguard mo may kasama kang lalaki. Sino yon? He's just a schoolmate, Mom. He was carrying your bag. Ano yon, boyfriend mo? Tinutulungan niya lang ako. That's it. He's not my boyfriend. You know our rule. Bawal kang magkaroon ng boyfriend until the right time. Future natin ang kasalalay dito. Understand? Malapang ka. Malakas ang loob mo. At ikaw ang magiging asawa ko. May iba na akong mahal. Hindi mo maiiba kung nararamdaman ko para sa kanya. Ang anak ko ba ang tinutukoy mo? Si Elias.
magkama nga kami. Dahil pagdating sa babae, pareho ang tipo namin. Pero ako ang nauna. Akin ka. Malis ka na. Maria, wala tayong kasalanan. Eh, ginawa naman natin ng lahat para protektahan si Elias mula sa katotohanan. Eh, pilit siyang hinahanap nito eh. Ayun nga, masakit eh. Biruin mo, Ronaldo, buong buhay natin nagsinungaling tayo kay Elias. Pero wala pa rin. Hanggang ngayon, naguguluhan pa rin siya, nasasaktan pa rin siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko para tulungan yung anak natin eh. Naiintindihan kita, Maria. Ikaw, ako, lalong-lalo na si Elias. Naipit tayo sa kakaibang sitwasyon na to. Pero buo ang loob ko kay Elias. Sa dami ng pagsubok na nakaharap niya at nalagpasan niya, sigurado ko yun din ang gagawin niya para labanan si Alexander. Sana nga, Rolando. Mahal na pinuno, bakit hindi niyo tinuluyan si Elias? Bakit hindi niyo binawi ang Bertud? Yun yung unang beses kong makita ang aking anak. Ayaw ko siyang patayin. Gusto ko siyang kumbinsin, pumanik sa atin. Sigurado ko ba kayo? Huwag mo ko ang questionin. Kaya bata at malakas kayo kaysa sa ibang makukulam. Dahil sa ritual na ginawa ko, utang na loob niyo sa akin yan. Kaya sundin mo ko! Patawad po, mahal na pinuno. Pero paano kung hindi pumanik sa atin si Elias? Ilang bangkay na may saksak ang natagpuan ng mga tulis sa gabi. Ayon sa mga eyewitness ay si Elias Paniki ang may kagagawa ng pagpaslang. Isasama kita sa ritual. Magiging immortal. Hindi ka magkakasakit. Hindi ka tatanda. At hindi ka mamamatay. Huwag mo kasama sa mga plan mo. Pagkatapos ng lahat ng pagsisinungaling at pagtatagong ginawa mo, paano kami nakakasigurong hindi mo kami tatrido rin? Eh, may dugo kang magkukulang. Sira na siya sa mata ng mga taong tinutulungan niya. At mukhang sira din siya sa kagrupo niya. Malay niyo, hindi mo makapagpigil. At nasa dugo ko pa naman nakita mga tao. Konti na lang. Siya na ang kusang lalapit sa akin. Para tuparin ang kanyang kapalaran. Isipin niyo po, lumalapan ako para sa kaligtasan ng mga tao. Para nang malaman, isa pala ako sa kinasusuklaman ko. Isa pala akong mangkukulang. Dapat malaman mo ang plano ni Armando. Lahat ng hinihigop nilang buhay ay gagamitin nila sa isang ritual. Kamukha ni Kuya yun na. Bilis, Maria, bilis. Ito. Ilas, anong ginagawa mo? Mabigay siya dyan! Napatunayan niya sa akin na karapat dapat siya maging kakampi. Hindi lang siya maging makipaglaban. May utak yung bata. Nagmana siya talaga sa ama niya. Armando! Mabuti at bumisita ka dito, anak. Gusto ko malinaw tayo. Pareho ba tayo mamuno? O gagawin mo ko sunod-sunuran tulad din si Alexander? Bastos ka! Thank you.
Thank you.